see President Duterte even when he was a mayor, mahigit 30 taon na na siya ay nagkakaroon ng kooperasyon with the revolutionary movement. At that time, merong sugatan, severely wounded red fighter na babae, pinadala ni President Duterte isang helicopter para sunduin siya at dalhin sa ospital sa Davao. At sinabi sa mga militar, "Don't touch her." So, she was saved. Ngayon, may marami pang ibang mga okasyon ng kooperasyon between Duterte and the revolutionary movement. So, may isang batayan din na malalim para magkaroon ng pagtiwala kay President Duterte. Ito, nagkaroon ng earthquake sa Bohol. Nagpadala agad ng maraming tulong. Alam mo, pati yung nanay ni President Duterte ay tumutulong doon sa mga aktivista na hinahanap ng militar doon sa bahay niya. O, merong ganun. Pag sinabi niya ngayon na gusto ko magkaroon ng peace talks, gusto ko magkaroon ng peace negotiations, at gusto kong bigyan pa nga na ibang cabinet post yung sa mga komunista na hindi naman na tinanggap, binigay sa mga progressive patriotic Filipinos kagaya ni Judy Taguibalo, kagaya ni Paeng Mariano, di sa masa. Merong batayan para magkaroon ng confidence sa kay President Duterte. Kung magkaroon, kung minsan magbangayan, Oswald, eh parang glitches yan. Yung mas malalim na batayan nandyan at marami rin kaibigan on both sides na nakakatulong. Oh, nakakatulong. Ayun, parang iba ito. Ngayon lang presidente nagsabi, release all these NDF peace consultants. Wala. Under Aquino, not a single one was released. Pinadami pa yung political prisoners hanggang umabot ng 500. Walang nire-release. Tapos, hindi namin kinikilala yung mga peace agreements. Kung yan, Document of Perpetual Division, sabi yung The Hague. Yung JASIG, inoperative. Yung Karil, kung yan, itong NDFP propaganda document. Ayun, sa mga ganon. Eh, dito sabi, oh, reaffirm all the peace agreements. Okay, si Bebot Bello at okay si Presidente. Reconstitute yung JASIG list of protected personnel. Okay, ayun sa kabila, sila Alex Padilla, ayaw. Ngayon, talagang may impetus. So, ito mga points na sabihin, oh, bakit kayo may confidence dito kay President Duterte? Ayan, sa tingin ko, ito mga batayan. Oh.